Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May nakita ako na mga post na kumakalat naman talaga sadya sa social media. May isa tayong kapatid kasi, ewan ko lang ko sa ang bansa yon, na bagong kasal. Kaya ito sumikat kasi yung babae ay masasabi nating napakaganda at ang lalaki ay masasabi natin na tingnan nyo lang ang kanyang itsura. So ganun pa man, marami ko nakikitang mga share na kanilang sinashare na sana all, tapos ha ha ha. Sana all, ha ha ha. Ha? Marami ko nakikita na mga kapatid sa Islam na kanilang pinipintasan ang lalaki at pinipintasan ang babae. Sa papaanong paraan? Pinipintasan ang lalaki dahil sa kanyang taglay na itsura. Pinipintasan ang babae, bakit pumatol ka sa ganyang itsura? Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ganitong mga klasing katangian ay hindi katangian ng isang tunay na mananampalataya. Ang katangian ng isang mananampalataya ay palaging natutuwa sa isang kapatid niya na kung saan nakakakuha ng achievement na kaligayahan para sa kanya. Dapat matuwa ka. Kaya nga sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sabi ng propeta Muhammad, hindi magiging tunay na mananampalataya ang isang mananampalataya hanggat di niya hinahangad sa kanyang kapatid kung ano man ang hinahangad niya sa kanyang sarili. So ang ibig sabihin nito mga kapatid, dapat tayong magalak sa kung anong nakuha ng ating kapatid. Hindi yung siya ay mamumulot, tatamasa ng sari-saring pamimintas. Mga kapatid sa pananampalataya, nais ko lamang iparating sa inyo ang sabi ng propeta Muhammad sa hadith Qudsi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, inna Allah la yanduru illa suwarikum wa amwalikum walakin yanduru illa kulubikum wa a'malikum. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya tinitignan kung ano man ang itsura ng isang tao. Hindi niya tinitignan kung ano man ang kalagayan, mayaman, mahirap man ang isang tao. Bagkus ang tinitignan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang puso at ang kanyang mga gawain. Kaya itatak natin sa ating kaisipan na kahit ubod ka ng yaman, kahit ubod ka ng ganda, ubod ka ng guwapo, ubod ka ng macho, ubod ka ng sexy, o anumang taglay mo na maipagmamalaki mo sa mundong ito, hindi yan ang titignan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo. Bagkus ang titignan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong gawain, nat ang iyong itsura, ang iyong puso, nat ang iyong sabing kayamanan mo. Kaya mga kapatid, anuman ang itsura ng iyong kapatid, hindi mo to kailangan pintasan, hindi mo to kailangan husgahan, dahil lahat tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pinakamainam na paraan. Kahit masama ang itsura ng isang tao, minsan taglay niya ang kabutihan sa kanyang puso. Merong mga taong napakaganda, napakagwapo, pero taglay niya ang sinasabing kasamaan sa kanyang puso. Kaya mga kapatid, ha? Huwag tayong magbabase sa kung anong ating nakikita na panglabas na katayuan. Tayo ay babase sa pangloob na katayuan. Kung ang lalaking ito ay nagpakasal sa magandang babae, baka yung babaeng ito dahil nagustuhan niya ang kanyang iman, pananampalataya, pagsunod kay Allah, pagiging mabuti na tao, ha? Pagkasagawa ng maraming kabutihan, baka yun ang kanyang nakagustuhan, hindi ang kanyang itsura. Kaya mga kapatid, kahit anong ganda mo, maglalaos yan. Kahit anong gwapo mo, mawawala yan. Kahit anong macho mo, tataba at papayat ka din. Kahit anong sexy mo, tataba at papayat ka din. Kaya huwag tayong magpintasan, magmahalan tayo asa bilang Muslim na mananampalataya. Ano man ang nakukuha ng ating kapatid, pasalamatan at puriin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. At pagpagdua natin, silang dalawa ay pagyamanin ng Allah. Silang dalawa, ang kanilang pagsasama ay hanggang Jannah, hanggang paraiso. Hindi yung samot-saring mga salita ang nakukuha nilang dalawa. Mga kapatid, hanggang dito na lamang. Jazakumullahu khairan. Nawa ang video ito ay magdulot sa puso ng isang bawat Muslim na huwag mamimintas. Bagkus, magpasalamat kay Allah kung anong meron tayo at kung anong meron sila. So, jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.